Nina, ang sakit ng sampal mo po. Ang sakit. Sorry. Masakit nga? Hindi, joke lang mo. Oh, ginalingan ko. Okay, mag-drop ko talaga. Yun ang ayaw niyong ibigay sa akin! Diyosa! Diyosa! Ayaw na yun! Kaya sa sarili mo! Bakit mo sila? Ayaw na yun. Kaya sa sarili mo. Quiet, please. Baka naman sa inaayak mo. Rolling! 5, 4, 3, 2. Ganun lang ang pagsampal. Pampala, di ba, sa revision? Kahit na po, pampala. Nina, ang sakit magsampal mo po. Sakit. Sorry. Masakit nga? Hindi, joke lang mo. Oh, ginalingan ko. Okay, mag-drop ko talaga. Kasi po si Nina, note po siya dito sa taping na sobrang bigat ng kamay niya, lakas ng katawan niya, nakakatakot siyang kaisena pag-uusikalan. Pero, nakontrol mo po, Nina. Ibig sabihin, love mo po. Oo, alam talaga. Hindi, nag-practice ako sa'yo. Para susunod naman, alam ko na. So, hindi siya masakit. Talaga, matulog lang. Ano lang po, parang kagat lang ng dinosaur. Story po ni Annalyn, pati ng ninang and ninong niya, yung buong family nila. So, ako po, naapektuhan na talaga ako bilang si Annalyn. Like, naawa ko sa nangyayari kay ninang, sa situations. Kasi nga, maganda rin yung relationship namin dito sa set. Kaya, naapektuhan kami pag gano'n. Tsaka nga po, diba, nung sinampal si Annalyn, hindi na lang siya nag-react kasi may mali din po talaga siya. Tsaka kasi baka sa palit yung buhok. Subukan niyang mag-react. Baka makita mo ang buhok niya kagaya ni Zoe. Kung gusto po ninyong makita ko bago po ako sinampal ng the one and only Wilma does it. At kung malakas ba siya, ano yung reaction ko po. Diba? Kasi nagbulat din po ako dito sa'yo. Kasi inaantok po kanina. Ito pala ko nag-isip. Oh, diba nakakawala ng antok ang sampal ko. Kaya akin lang, kung lang walang bibitin sa mas marami pang kapit. Sa abot kamay na pangarap.